Last time on Bishop's Move. Paliwanag niya po sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, 15th chapter. Sasabihin po niya doon, hindi ko na kayo tinatawag na mga alipin. Sa halip, inaari ko kayong makaibigan. Walang higit na pagmamahal kaysa dito na ialay ng isang tao ang kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Patuloy po tayo sa ating mga pagpapaliwanag tungkol sa pananampalataya nating mga Katoliko. Hindi lang po mga Katoliko, ito po'y pananampalataya din ng mga Kristiyano ang ating pinaliliwanag mula sa Apostles' Creed o ang sumasampalataya ko ng mga apostol. Nakaabot na po tayo sa bahagi na nagsasabing siya'y pinahirapan sa ilalim ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao nang may katlong araw na buhay na maguli. Ay, sagot ngayon ng Panginoon, sabi niya, kung ako'y nahanap ninyo, sabi niya, pabayaan ninyong makaalis ang mga ito. Yung mga alagad. Isinurrender niya ang kanyang sarili. Kusang loob niyang inialay ang kanyang sarili. Bakit? Dahil sa pagmamahal sa atin na tinawag niyang kaibigan. Ngunit, tayo mga taksin na kaibigan, naging mga kaaway niya. Sa kabila nun, sabi pa rin ni San Pablo, pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin sapagkat si Kristo'y nag-alay ng kanyang buhay para sa atin kahit na noong tayo'y makasalanan pa. Ayan po. But God demonstrates His own love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us. Kaya naman sa panalangin sa Hardin ng Getsemani, noong nakikinikinita niya na ang kanyang titiising mga hirap alang-alang sa atin, nanginig po siya, pinagpawisan ng dugo. At pagkatapos ay sinabi, Ama, kung maaari lamang, lumampas sana sa akin ang kalis na ito. Ngunit, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang matupad. Kaya po maliwanag na ang pagkamatay ng ating Panginoong Hesukristo ay pagtupad niya sa kalooban ng kanyang Ama. At alam naman po natin na ang kanyang Ama ay ipinaubaya si Kristo sa kamay ng mga makasalanan dahil po sa pagmamahal sa ating lahat. Pakinggan po ninyo ang madalas na nababasa natin, naririnig mula sa Ebanghelyo ni San Juan, 3rd chapter. For God loved the world so much that He gave His only Son, so that everyone who believes in Him may not die, but have eternal life. Lalo na po yung sinasabi ni San Pablo sa 8th chapter ng kanyang sulat sa mga taga-Roma. Sabi doon, He who did not spare His own Son but delivered Him up for us all, how can He fail to grant us also all things with Him? Hindi niya pinagkait maging ang kanyang anak, ngunit inialay, ipinaubaya para sa ating lahat. Ayan po, pagmamahal ng Ama, pagmamahal ng anak. At dudugtong ko po, pagmamahal ng Ama, pagmamahal ng anak, at pagmamahal ng Espiritu Santo. Alam niyo po, lahat ng ginawa ni Kristo ay ginawa niya sa patnubay at kapangyarihan, inspirasyon ng Espiritu Santo. The Spirit of the Lord is upon me, for He has anointed me. He has sent me to preach the good news to the poor. Yan po, binigay sa Kanya ang Espiritu Santo at ang Espiritu Santo ito'y nag-udyok upang gawin niya ang lahat. Kaya po, ang ating Panginoon, ang kanyang pagkamatay ay pag-aalay ng kanyang buhay dahil sa pagmamahal sa Ama na kanyang sinunod
at pagmamahal sa ating mga tao na gusto ng Ama na iligtas niya sa pamagitan ng kanyang pag-aalay. Mga minamahal na kapatid, napakahalaga po natin sa Diyos. Gaano tayo kahalaga? Ganito, na ang Diyos hindi nagalinlangan na ialay ang kanyang anak. Si Jesus hindi nagalinlangan na ialay ang kanyang buhay. Ang Espiritu Santo, inundyuka ng ating Panginoon para ibigay ang sarili hanggang kamatayan. Ganyan po tayo kahalaga sa Panginoon Diyos. Ganyan tayo kamahal. At pagkatapos, sinasabi po ng ating Panginoon ay inilibing. Was crucified, died, and was buried. Namatay at inilibing. Alam po ninyo, mahalaga din yan na siya ay inilibing. Unang-una, ang gusto po sabihin yan, talaga pong ang ating Panginoon ay nakiisa sa atin at ang kanyang pagmamahal ay pagmamahal hanggang libing. Literally. Literally. Sasamahan niya tayo hanggang libing. Hanggang sa libingan. Hindi tayo iiwanan ng Panginoon. Nauna na siya doon sa atin. At pinabanal ang ating sariling paglilibing sa pamagitan ng kanyang pagkakalibing. At pagkalibing niya, ano naman po ang nangyari sa kanyang kaluluwa? Kanya naman pong kaluluwa, sabi, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. He descended to the dead. Bakit po siya nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao? Para po malaman ng lahat, yung mga nauna na, sina Adan, nauna na, yung mga banal na hindi pa makapasok sa langit sapagkat ang ating Panginoon na hindi pa nabubuhay na magulay tumakit sa langit, siya po ang mamumuno sa lahat upang makapasok sa kaharian ng ating Ama. Ito po ngayon, ipinaalam niya at ipinakilala sa mga nauna na, sa mga banal na ang kaligtasan ay naganap na at ang pinto ng langit ay bubuksan na para sa kanila. Ito, sinamahan sila dun sa kung tawagin eh Hell, Sheol, Hades, lugar na nung panahon yun ay lugar na hindi masaya. Alam po ng ating Panginoon na tayo ay meron din naman mga sariling mga depression, mga maliliit na impyerno. Gusto ng Panginoon ipaabot na pati na doon sa mga inaabot nating mala-impyernong dalamhati paghihirap ay sasamahan pa rin niya tayo. Ganyan po ang Panginoon, ang Emmanuel, God is with us. At pagkatapos po nun, at ito po ay paliliwanag natin o malawakan sa susunod, ang ating Panginoon ay nabuhay na maguli sa ikatlong araw. Hindi po ganap ang kamatayan kung walang muling pagkabuhay. Hindi papayagan ng ating Panginoong Diyos na si Jesus ay mamatay kung hindi niya bubuhayin na muli. At ang pagkabuhay na muli naman po ay gantimpala naman ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang pagiging masunurin at mapagmahal sa Ama para din sa ating kaligtasan. Kanya, sabi nga po ni San Pablo, sabi, siya'y nagpakumbaba, at naging masunurin sa Ama. Naging masunurin hanggang sa kamatayan. Maging sa kamatayan sa krus. At ito po ang dugtong. At dahil dito, siya ay niluwalhati ng Diyos, itinaas ng Diyos, at binigyan siya ng ngalan, na higit sa lahat ng ngalan, upang sa ngalan ni Jesus, ang lahat ay magpugay, ay lumuhod, lahat ng mga tuhod ay lumuhod, sa langit
sa lupa at sa ilalim ng lupa. May napakagandang lesson po niyan. Na kapag tayo ay nakiisa naman kay Kristo, sa kanya pong paghihirap, maging sa pagkamatay, dahil sa atin pong pagsunod sa kalooban ng Diyos at pagmamahal sa ating kapwa-tao, pag ito naman po ay ating sinundan, tayo rin ay hindi mawawalan ng ating gantimpala. Sabi na nga po ni San Pablo, if we have died with him, we shall also rise with him. Kung tayo namatay kasama niya, tayo ay mabubuhay rin na kasama niya. Kaya mga namahal na kapatid, nakakaiskandalo po ang krus. Ang pagkamatay ni Jesus sa krus, kung mabuting tao, bakit pinabayaan ng Diyos na mamatay na ganyan? Kanya sabi po ni San Pablo, maliwanag. Sabi niya, ang si Kristong ipinako sa krus ay iskandalo sa mga Hudyo, katutisuran at kahibangan para sa mga Griego. Ngunit para sa mga sumasampalataya, ang karunungan at ang kapangyarihan ng Diyos. Kasama po natin ngayon, mga minamahal na kapatid, ang atin pong naging panauhin na at kaibigan, si Brother J.V. Ancheta. Siya po ay very active sa pagtuturo din po sa iba-iba mga grupo ng Katoliko. Kilala din po siya sa mga iba-ibang pagtitipon, lalo na ng mga charismatics. At kasama natin po siya upang ating makatalakayan ngayon. Brother JB. Magandang gabi po, Bishop. Maraming salamat po. At ako'y inaanyayahan naman ninyo rito. Po ang ating paksa ay napakaganda. Pagkat dito po parang sumisentro yung ating pananampalatayang Katoliko. Lalo na po doon sa pagkabuhay muli sana na hindi naman natin tatalakahin talaga ngayong gabi. Itong salitang passion. Pagka nadidinig ko yung passion, ang pumapasok sa isip ko, yung mga passions ng tao. Ah, oh. Yung damdaming maalam. Power, the search for power, pleasure, money, position, fame, and all that. At kung ating pong, aking pong idudugtong, may dugtong dun sa sinasabi natin passion of Jesus, kung ang tao po ito ang sentro ng buhay, si Jesus naman, through his passion, was trying to put that aside. He was trying to, in himself, pinapatay niya yung passions na yun because aniwala siya na parang yun ang kwan eh. Yun ho, nagiging hadlang sa authentic Christianity and spirituality ng mga tao. Kaya po, sabi ko, niisip ko tuloy, alin ba sa akin ang malamang yung passions ng tao o yung passion ni Jesus? Yun. Yan ang kinukuhan ko. Kasi I think the center of the spiritual battle, daily battle, ay nandun dun po eh. Yung hamunan ng passions ng tao at yung passion ni Jesus. Tama. Yun ang napa... At ako talagang naamin ko po 24/7 ang aking pakikindigma sa ganyan hanggang ngayon. Hindi ho natatapos. We have mainstream production people.